Yun, so isa na namang magandang araw sa ating lahat dyan, mga karabit, mga kabackyard, and syempre sa ating mga ka-agri na nanonood sa ating channel. Ano? So maraming salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Andyan lang yun sa baba, guys. And i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So yun, guys. Kakatapos ko lang magpakain, magpainom ng tubig, and syempre maglinis sa aking mga kulungan ng aking mga alagang rabbit. Ano? So napaka-importante, guys, na araw-araw nating nililinis yung kanilang mga kulungan para maiwasan natin na magkaroon sila ng mga sakit. Ano? So guys, yung paglilinis rin, ay doon ko rin kinokollect yung kanilang mga poop. No, so yung poop nila ay pwede rin nating pagkakitaan sa ating pag-aalaga ng rabbit. So pwede nating ibenta yung mga rabbit poop, and yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat ay intro. So guys, pasintabi pala muna sa lahat ng mga nag-aagahan, tanghalian, merienda or hapunan na nanonood ng video natin ngayong araw. So ngayong araw, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagko-collect or nag-harvest ng rabbit poop or rabbit manure sa aking backyard rabbit tree. Ang kagandahan dito sa rabbit manure, guys, ay odorless siya. So hindi kagaya ng mga manure ng manok, baboy, baka, or kambing na medyo hindi kagandahan yung amoy. So ang rabbit manure, guys, ay walang amoy. So madali siyang trabahuin and madali siyang i-harvest. So ganito lang yung pag-harvest, guys. Kailangan lang natin ng walis and ng dustpan. At pagkatapos natin makolect, kailangan lang natin ito ilatag sa mga lumang tarpaulin. Kung meron kayong mga hindi na ginagamit na tarpaulin, pwede nyo ilatag dyan. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit natin nilalatag yung rabbit poop doon sa tarpaulin. Mas magandang araw-araw nating i-harvest or kolektahin ang mga manure ng ating mga alaga. Bukod sa napapanatili natin yung kalinisan sa ilalim ng kanilang mga kulungan, ay mas madali nating mamomonitor kung meron mga nagkaroon ng LBM or nagtae sa isa sa ating mga alagang rabbit. Pagkatapos kong kolektahin ng mga rabbit manure, ilalagay ko na ito sa lumang tarpaulin at ikakalat gamit ang rake. Kasunod naman ito ang pagbilad natin sa araw ng rabbit manure para mabawasan natin ang moisture nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, isa ang rabbit manure sa pinakamagandang gawing pataba sa halaman. Ito ay mayaman sa dalawang essential nutrients na potassium at phosphorus. Ayon rin sa pag-aaral ng Environment Study and Pollution Research, ang rabbit manure ay mayaman rin sa zinc, calcium, magnesium, manganese, copper, sulfur, at marami pang iba. Dahil sa organic matter nga ang rabbit manure, nakakatulong ito para patabain ang lupa at pagandahin ang life cycle ng mga microorganisms sa lupa. Di hamak na mas mataas rin ang kalidad ng nitrogen na meron ng rabbit manure kung ikukumpara natin sa manure ng ibang livestock kagaya ng kambing, baka, kabayo at manok. Hindi naman gaya ng ibang manure, ang manure ng rabbit ay pwede nating ilagay ng diretso sa mga pananim dahil ito ay isang cold manure. Kaya hindi ito kagaya ng ibang manure kagaya ng sa manok at ng sa baboy na kailangan pa nating i-compost bago natin pwedeng ilagay sa mga halaman. Siguraduhin lang natin na yung mga fresh harvest natin ng rabbit manure ay hindi nababad sa rabbit urine na merong mataas na ammonia. Ito talagang isa sa kagandahan ng rabbit manure. Kahit na fresh pa yung manure or dry na, wala talaga itong amoy kaya mas madali itong gamitin sa ating mga halaman. So yung ginagawa ko dito, guys, ay tinatanggal ko yung mga malalaking damo pa na natira
or yung mga nasama sa pag-collect natin ng mga manure. And syempre, tinatanggal rin natin yung mga na-powderized na manure and yung mga balas and lupa na nahalo doon sa ating mga harvest. So mabilis ang pagsala lang yung ginagawa ko guys, kaya hindi siya 100% talaga na natatanggal yung mga damo. Pero mas maganda yung isala niya talaga siya kung mas marami kayong time para halos ano na lang, pure manure na lang talaga yung laman ng inyong mga sako. So ito naman ay huwag niyong itatapon dahil pwede niyo rin itong gamitin bilang pataba sa mga sarili ninyong halaman sa inyong mga bakuran. Yun guys, so hanggang dito na lang tayo and sana nakatulong ang video na ito para magkaroon kayo ng idea and magkaroon kayo ng additional income sa pag-aalaga ninyo ng mga rabbit. Especially dun sa mga bago pa lang or kasi simula pa lamang. And dun nga pala guys sa mga nag-aabang or nag-request sa atin ng paggawa ulit ng rabbit cage, ay abang-abang lang tayo ng konti guys dahil medyo hindi ko masingit sa schedule ngayong December yung paggawa ng rabbit cage. Pero promise ko sa inyo guys ay gagawin natin yan. And dun nga pala sa mga silent viewers natin, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na, mag-like and i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong mga bagong videos. And sa mga solid subscribers natin dyan, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat. See you sa next vlog.